Magiging straightforward tayo dito mga idol, wala nang paligoy-ligoy pa, wala nang pa-intro-intro. Alam na to ng lahat na one-year ban po si Casimero sa Japan. Hindi na tayo magugulat dyan mga idol dahil meron talaga silang inaalaga ang buksingero dyan at kinakatakutan talaga nila si Casimero. Sa tingin ko naman mga idol, hindi magte-take ng risk talaga yung company inuwi na labanan ngayon si Casimero kasi nasa kalakasan pa si Casimero eh. Lalabanan naman nila yan pero siguro pagdating ng panahon, siguro pag 49 na si Casimero, magkanyang edad. Pero no mga idol, non-title fight pero bakit ganyan ka big deal sa kanila si Casimero ngayon, di ba? Samantalang si hindi ko lang alam kung alam niyo to ha, si Marlon Tapales po under ng MP yan noon. Ay hindi ko sure kung under pa siya ng MP noon eh. Pero lumaban yan sa Japan na ang hawak niyang titulo is WBO, bantamweight title. Si Marlon Tapales po noong 2017, lumaban po siya para depensahan niya yung kanyang WBO bantamweight belt kontra kay Shohei Omori. Noong time na yon, nag-overweight po si Marlon Tapales pero tinanggal po yung belt na pinaglalabanan nila. Ang alam ko tinanggal yung belt eh, pero tinalo niya yung kalaban. Natalo niya, knockout po yun mga idol. Tapos mga idol, bakit si Marlon Tapales hindi nila binan sa Japan, di ba? Make sense eh, di ba? Napakabalimbing po ng JBC. Napakabalimbing po nung kahit yung promoter ni Inoue na si Ohashi ba yun? Ay, Diyuki Ohashi. Napakabalimbing. Bakit si Luis Neri? Lifetime ban po yun sa Japan. Pero nagawa nilang gawa ng paraan para malabanan lang ni Inoue, di ba mga idol? Kasi nga, inaalagaan nila si Inoue. Gusto nila lagi sa Japan ang laban. Ngayon, binigyan nila si Casimero ng 1-year ban. Tapos si Marlon Tapales, wala silang ginawa. Inistrip lang yung belt. Pero sa ngayon mga idol, ginagawa naman ang paraan ni Masayuki Ito na ilakad pa rin si Casimero para labanan si Inoue. Pero nagbanggit na po kasi yung promoter ni Inoue na wala daw po talagang chance na makalaban ni Casimero itong si Inoue. Iwas po so talaga sila mga idol kasi si Luis Neri nga nagawa nila ng paraan eh, di ba mga idol? Tinanggal nila si Casimero sa listahan nila dahil sa sobrang takot. Dahil kaya talagang durugin ni Casimero yan si Inoue. Itong laban na to ni Luis Neri tsaka ni Inoue, ano kung si Casimero makatama ng lepok na yan? Parang mahina pa nga yung lepok ni Luis Neri dyan eh, di ba? Paano kung itong lepok na itong tumama kay Inoue, di ba? Ayan yung kinakatakot ng JBC ng Japan. Ayan po yung kinakatakot, yung lakas po ni Casimero ngayon. Tapos sabi ng ilan, ikukumpara nyo si Pacquiao kay Inoue. Si Pacquiao walang inaayawan niyan kahit sinong humamon dyan. Tsaka kung tutuusin mga idol, kahit noon pa, para matigil na yung usapin na yan, kasi meron silang unfinished business, di ba? Pwedeng-pwede naman ni tawag dito, i-request ni Inoue yan kay sa promoter niya na labanan si Casimero eh. Ganyan din yung ginawa ni Pacquiao, di ba, kay dati kay Barrera. Ni-request niya, pinagbigyan siya ng promoter niya dati. Di ba mga idol? Kayang-kaya, talagang ayaw lang din ni Inoue. Totoo lang mga idol. Pero sa totoo lang mga idol, ginagawa na lang nilang issue yan, pero ang totoo, iniiwasan talaga nila si Casimero. Kahit nasabihin pa nila na hindi sila natatakot na masilat, pero totoo niyan, iniiwasan lang talaga si Casimero. Aminin na lang nila na todo iwas sila simula nung makita nila kung paano pinatumba si Tete. Doon talaga nag-start yun kay Tete eh. Kaya noon pa man mga idol, ikukwento ko sa inyo mamaya kung bakit talaga todo iwas yung kampo ni Inoue kay Casimero. Tsaka mga tol, nakakaya talaga yun sa side ni Inoue kung masilat siya. Undisputed tas walang talo tas sa bansa pa nila gaganapin. Malaking kahihiyan talaga yan pag ikasang laban nila kasi meron tas makikiyo siya ni Alas. Yung mga idol, no? Sa mga nagsasabi po kay Sol Sanchez na mahina, i-try nyo kasing i-check kung ano yung background record ni Sol Sanchez mga idol. Talagang natatakot sila kasi wala pa nakakagawa nun, pinigana ng husto eh. Pinigana ng husto ng Team Sanchez si Casimero pero nagawa pa rin yung tapusin sa round 1. Baka yung bata nila na kapag na gano'n na dehydrate, sigurado parang turtle na gumalaw talaga. Kaya yung iba mga idol no, duda talaga dun sa pagiging undisputed ng Inoue sa bantamweight eh. Dumaan kasi si Inoue sa shortcut para maging isang undisputed. Naniniwala ako dun na walang naging mahirap na kalaban yan si Inoue. Kung tutusin si Dunaire lang talaga yung yung pinakakilalang nakalaban niya. Kasi yun nga eh, past prime at 40 years old pa, di ba mga idol? So ipapaliwanag ko no, unang belt po ni Inoue is IBF bantamweight belt. Dating pong may hawak niya ni si Lee Haskins at Ryan Burnett. Ngunit binakante ito ni Ryan Burnett kaya pinaglabanan ni Emmanuel Rodriguez at Paul Butler yung vacant IBF belt noon. Nanalo dito si Emmanuel Rodriguez via unanimous decision. So doon po bumaba ang rankings ni Paul Butler. At ito namang si Emmanuel Rodriguez na nakakuha ng belt at hindi pa gaanong kilala noon ay nagkaroon ng isang title defense kay Jason Maloney. Nanalo si Rodriguez dito via split decision.
At sumunod na nakalaban ni Rodriguez ay itong si Inoue. At KO po ng round 2 si Rodriguez. So dito pa lang mga idol, yung parehong tinalo ni Rodriguez ay nakalaban pa ni Inoue sa kanyang title defense, which is Jason Maloney at Paul Butler. Doon pa lang panalo na talaga si Inoue kahit hindi na paglabanin. So basic, di ba mga idol? At isa pa, si Butler pinatulog niya ni Zelani Tete ng round 8. So anong chance ni Paul Butler kay Inoue? Wala talaga mga idol. Sauna champion lang yan eh. Di pa talaga yung nakaranas ng tumalo ng isang champion. Mas bibilib talaga ako kung tinalo ni Inoue kahit si Zulane Tete lang eh. Dahil noon mga idol, si Tete talaga yung kinakatakutan sa bantamweight. Talagang prime ni Tete yon. Kaso yun nga mga idol, dinurog lang ni Casimero. Kaya ang plano ni Lolo Aram ay iwasan itong si Casimero. Kasi baka mamaya ay masilat ang bata niyang si Inoue. Sayang naman ang kontrata sa kanya, diba? Kakapirma lang ni Inoue niyan tas ilalaban niyo agad kay Casimero. Malakas naman si Inoue mga idol, wala naman duda dun. Nire-respeto lang niya lahat ng utos ni Bob Arum tsaka yung mga nilalaban sa kanya, diba mga idol? Boxing is all about business, money and fame mga idol, no? Sinunod lang naman niya lahat ng utos sa kanya ni Bob Arum dahil under siya nito. At may kontrata siyang pinirmahan dito para lalong pasagatin ni Bob Arum. Ganito kasi yung mga idol, no? Para malaman niyo kung bakit talaga noon pa iniiwasan na talaga ni Bob Arum itong si Casimero. Unang-una po kasi, si Inoue po ay pumirma sa top rank ng multi-year deal after niyang manalo sa World Boxing Super Series ng Ali Trophy at maging unified champion. Dahil nga sa malakas ang karisma ni Inoue, alam ni Bob Arum na bebenta yung kanyang manok sa top rank. Sunod, nagkaroon na ng kasunduan ng MP Promotion si Sean Gibbons at Bob Arum ng top rank na maglalaban ng dalawa noon sana ng April 25, 2020. Kaso mga idol na postpone sa kadahilan ng pandemic, which is reasonable naman. At lahat talaga ng laban ay na-cancel. Pero mga idol, sumunod lang ng isang buwan ng May 2020, nag-resume ang boxing. Pero closed door at walang manonood sa loob ng arena. Doon na pumasok yung dapat na pwede na sanang ituloy ang laban ni Inoue at Casimero. Ngunit biglang nagdahilan si Bob Arum na wala daw umanong US visa itong si Inoue. So paano nangyari yun mga idol? Paano kung natuloy ang laban ni Casimero at Inoue noong April 2020? Meaning wala pa palang US visa itong si Inoue? Anong kalokohan yun Bob Arum? Dumaan na yung April at May, wala pa ding US visa si Inoue. Wala kang maluloko dito Bob Arum. Doon na lumalabas talaga na iniiwasan talaga ni Bob Arum si Casimero. Lumipas ang 5 buwan, nagantay pa din si Casimero ngunit wala talagang response ang top rank. At sa kadahilan ng wala daw kasing US visa itong si Inoue. Na sobrang yaman ang top rank, imposible hindi nila agad yan nagawa ng paraan. Kaya nga sa inip ng MP Promotion at sa halos 8 buwang pag-aantay ni Casimero sa US kay Inoue, nauwi lahat ito sa wala. Kaya mga idol, no, naghanap na lang si Sean Gibbons ng makakalaban para kay Casimero noong September 2020 laban sa isang Olympian na si Duke Maika. Dito nga ibinungos lahat ni Casimero ang kanyang galit kay Inoue kaya ang kinalabasan ng laban ay TKO via round 3 si Duke Maika. After lang ng laban ni Casimero kay Duke Maika, biglang naglabas yung top rank ng makakalaban ni Inoue. At ito nga yung under din ng top rank na si Jason Maloney. Laking gulat natin dahil agad-agad nagkaroon ng US visa itong si Inoue at nakalipad ng US. Ang galing talaga no mga idol. At for your information lang mga idol no, tinalo lang naman si Maloney nang tinalo ni Inoue ng TKO sa round 2 na si Emmanuel Rodriguez. So make sense mga idol, dun pa lang walang wala na talaga yan si Maloney. Dun pa lang panalo na si Inoue. So bakit si Maloney? Well, wala tayong magagawa kasi under yan ang top rank eh. Under ni Lolo Aram yan. So yun na nga sana yung pagkakataon na pwede na sanang ulit iset ang laban ni Inoue tsaka Casimero. Kaso umasa lang ulit sa wala si Casimero dahil napapabalita ng panahon na ito at ayon din kay Bob Arum na balak na daw umakyat ng timbang nitong si Inoue sa super bantamweight. Ngunit laking gulat natin lahat no na makakalaban pala ni Inoue si Michael Dasmariñas na atin din kababayan noong June 19, 2021. Tapos ilang araw lang nakalipas noong June 25, 2021. Nagkaroon si Butler ng laban para sa vacant international WBO title. Nilaban siya sa isang di kilalang boksingero na si Perez na may record na 12 wins at 5 talo. Kahit ganun pa nga ang nilaban kay Butler ay muntik pa itong matalo dahil split decision ang hatol ng laban. Dito na din mga tol, sa panahon na ito nagkaroon ng tampuan at gap itong si Casimero at Sean Gibbons. At mas naging worse pa itong mga idol dahil binatawan ng MP Promotion itong si Casimero. Dahil lumalim na nga yung bangayan ng magkabilang panig.
Nagkaroon na nga ng schedule itong si Casimero ng laban kay Rigondo. Ngunit sa awa ni Don Airey kay Casimero, gumawa ito ng paraan at nais na sanang itong labanan si Casimero para sana sa unification match ng WBC at WBO. First time in history sana nangyari dahil dalawang Pinoy maglalaban sa isang title match. Ngunit alam naman natin ang angas ng Pinas ay nagpapahype lang sana ng laban, ngunit napikon si Don Airey dahil dinamay daw ang asawa nito. Kaya nag-backout si Don Airey mga tol. Si Rigondo ang pumalit ulit gaya nga ng unang nakasit na laban. Natuloy naman yung laban nila ni Rigondo at nauwi nga lang sa split decision dahil nga takbo ng takbo si Rigondo. Dahil nga sa pagkapanalo ni Casimero, akala natin ay maglalaban na si Nanoya Inoue at Cuadro Alas. Ngunit nagkaroon si Inoue ng voluntary defense laban sa IBF number 6 na si Dipain na may record na 12 wins, 2 talo. My G. Grabe mga idol no, pwede naman yung labanan si Casimero kasi nga siya yung may hawak ng WBO at voluntary defense lang po yung mga idol. Bakit hindi si Casimero yung nilabanan niya no? Dahil nga sa pag-aantay ulit ni Casimero kay Inoue, nauwi lahat sa wala. Nangyari mga idol, dahil sa wala nga makakalaban si Casimero ay nagkaroon ito ng mandatory challenger sa WBO na si Paul Butler na isang araw lang ang pagitan ng laban nila Inoue at Dipain. Ngunit bago dito mga idol sa kanilang weigh-in is nagkaroon si Casimero ng viral gastritis. Ni-schedule naman ito noong April 2022. Di nga nalalayo sa laban ni Inoue na 2 buwan lang ang pagitan. Dito pa lang mga idol parang wala na talagang chance magkaharap ang dalawa. Hindi pa nga nagsisimula ang Butler vs Casimero, meron na agad nakahandang fighters ang MP promotion na tila alam agad nila ang mangyayari pagdating sa UK. Pagdating nga sa April 2022, bigo ulit si Casimero na makalaban si Paul Butler dahil sa issue nito na ipinagbabawal na sauna sa UK. Gaya nga ng kakasabi ko kanina, bigla nga nagkaroon ng replacement itong si Casimero na si Sultan. At ready na nga ito lumaban at under pa ng MP promotions. Akala siguro nila ay makakasilat sila kay Paul Butler. Kaso ang nangyari, palpak ang kanilang plano mga idol no. Natalo si Sultan by unanimous decision. Tapos nakuha pa ni Butler yung interim WBO belt. Ngunit nakapagpasya nga ang WBO, natanggalin na lang kay Casimero ang belt at going full champion si Paul Butler. Dahil sa inactivity ni Casimero nang walang kahirap-hirap. Alam niyo kasi mga idol, dating magkaibigan si Sean Gibbons at Bob Arum kasi nagtrabaho si Sean Gibbons ng almost 5 years under Tamp Rank bago naging presidente ng MP Promotions. Kaya sa aking palagay alam niyo na mga idol no. Bakit naman kasi tinanggalan kaagad si Casimero ng WBO belt ng maikling panahon samantalang yung iba nga halos 1 year or 2 years hindi nakakalaban na nanatiling sa kanila pa din yung belt, di ba? So alam niyo na mga idol no, meron talagang ano, malaking business talaga sa likod ng pangapangyari kay Casimero eh. So yun nga mga idol no, siguro naman malino yung kwento ko na talagang iniiwasan lang nila si Casimero kaya nila binan ng 1 taon yan. Ano sa palagay niya mga idol?